si Marie nga, di ba? Ay, si Marie, mami pala niya yon. Si China, umabot na kasi sa 8.5 million views sa YouTube ang latest single ng grupong SB19 na What? Ano nga ba yun? What is that? Ay, at ano, dance music yan. Okay. Hindi mo pa nakita yung video? Pa. Parang gusto ko magpa-sample. Ay, nakikita ko sila. Oh. Nagtayo rin ang kanilang fans ng Community Pantry sa Maynila. Ay, very ito good. Naman talaga nakiuso ang mga baget. Isang tanong para sa kanila mula sa kabuuan ng ating interview. Handa na rin ba sila sumabak sa mundo o sa industriya ng fashion? Oy, kasama natin live and alive ang pop sensation na sina Josh, Justin, Stel, Ken, Pablo, ang SB19. Hello guys. Hello po. Hi guys. Hi. At syempre kasama din natin ang fashion designer, ang ang nanahi, nag-design, nag-style ng kanilang costume. Costume ba matatawag mo doon? Our wardrobe. Uh-huh. Sa kanilang pinakabagong music video na What? Ang founder and CEO ng Wear Casa and China Mamawal Atelier. China Mamawal! Hey, China! Hi! Welcome back to Happy Nai. It's nice to be back. Uy, very nice. Tanungin natin ang SB19, May. Oo. Oh, ito parang yung mga Korean pop group, di ba? So, meron din tayo ba? Hindi tayo papatalo, di ba? Good afternoon, SB19. Afternoon po. Kamusta po kayo? Sino ba ang leader? May leader ba sa inyo? Ako po yung tumatay yung leader. Sino ba sa inyo si Josh? Si Josh po yung nakapula. Hello si po. Si Josh. Ayan. Hi, Josh. Si Justin. Ako po si Justin po. Yun. Si Stel. Ako po si Stel. Hello po. Si Ken. Ako po. Ayan. At si Pablo. Present po, present. Ayun. Si Pablo ang spokesperson. Oo. Parang para akong ano, alien ha. Medyo hindi ako masyadong ano. Kaya gusto ko silang kilalaan mabuti. Paano ba nabuo ang grupo nyo, ang SB19? Actually, nag-start po talaga kami sa isang, kumbaga sasabihin na lang po natin, pangmalawakang audition, ganun po. Yung company po namin ngayon, sila po yung dahilan kung bakit kami nabuo dahil naghanap po sila ng mga, katulad po namin ng mga kabataan na nangangarap na, ayun po, maging professional performer. Pero sa totoo lang po, hindi naman po agad yun yung plano ng company. Pero hanggang sa tumagal po ng pag-training namin sa loob ng 4 years, ayun po, napag-decide na gumawa ng group. And kami nga po, yun, nabuo po kaming SB19. Galing po kami sa iba't ibang lugar na binuo lang po. Ayun po. So iba't ibang lugar dito sa Pilipinas? Yes po. Okay. Ba, ayun ako na ngayon, isang sensation na ang grupo ninyo. Pablo, grabe ha, at trending ang music videos ninyo, pati yung mga music nagtatop sa charts. Paano naman nagsimula ang collab with China? Actually, yung head po namin sa kumpanya po talaga yung kumontak kay Miss China na alam po namin na talagang renowned fashion designer po siya, and sabi po ng aming head magandang opportunity po para ipakita rin po yung sa pamamagitan ng mga damit yung Filipino or yung Filipino pride, tsaka po yung pag-promote po dun sa kanta po namin. Okay. Yung mga anong genre nyo? Paiba-iba po yung mga nire-release naming kanta eh. Pero mostly po talaga ng mga kanta namin is pumapasok sa pop song po. Okay. Sige, kausapin naman natin si China. Oo, kasi diba, familiar ako sa, ano nga ba yung group ng mga Koreans na dinamitan ni, ano, ng Dior? BTS. BTS. So parang ganon. Parang si China si ano, yung designer na renowned, di ba? Na binibisa niya. So, China, renowned designer. How do you feel about that? Actually, I feel overwhelmed because to be honest, I don't really think about
fame or kung ano man, I just do what I love doing. So, I'm actually surprised when people go to me and tell me na parang, yun nga, na parang a lot of celebrities wear my clothes, tapos gusto nilang, parang yung ibang artista po, parang sinasabi nila na pangarap nila suotin yung mga clothes ko. So, sometimes, medyo nabibigla din po ako kasi parang hindi ko naman po iniisip na sikat ako. Gusto ko lang po talaga yung ginagawa ko. Enjoy lang po talaga ako gumawa ng clothes and parang meron lang po ang innate na talent na pag nakikita ko yung isang tao, parang automatic alam ko kung ano yung bagay sa kanya. Hindi ko po siya ma-explain. Basta, ganun po yung nafe-feel ko po. Sa bawat kanta ba ng group ng SB19, meron may specific design na ikaw dapat yung gagawa? Halimbawa sa music video nila, ikaw lang ang gagawa? For now, ang ginawa ko po talaga is yung merch namin for the song What. So, Miss Winnie and Miss May, What stands for Watawat. Shortcut ko yun, yes. Ang galing ng rap ni Pablo dun. Pablo, parang ang bilis mo magsalita dun, ha? Grabe ka! Ano po talaga ako magsalita? Kaya parang ganito po, mabilis po talaga. Happer talaga siya. Mga suot ninyo ngayon, gawa ni China? Opo, yes, lahat po ito. O, tayo naman kayo. I-flex natin yan. Pakita natin. Yan ang style ng China, mamawal. O, tamo, o, yun, o. Miss Winnie, actually, yung mga clothes, I co-designed them with the boys kasi parang gusto namin personality ng boys. Ayun. So, each design po, may story siya. For example po, yung kay Ken, kasi yung personality ni Ken, mahilig ko siya sa anime, mga Japanese aesthetic. Actually po kasi, Miss Winnie, dalawang designs yan. So, meron kami tinatawag na set A and set B. Okay. So, yung set A is parang more on dun sa song na What. So, parang Philippine flag colors. Merong red, merong blue, merong white. And then yung set B is more on, tinanong ko po yung mga favorite colors nila. Kaya, sinunod ko yung mga color palette nila. So, parang nagbatuhan talaga kami ng ideas and yung boys very open and sinasabi talaga nila sa akin what they want. Yung collaboration na to, Miss Winnie and Miss May, talagang pinaghirapan po namin to. And binigyan namin siya ng time and effort for months. So, yeah, kasi ang goal din po namin, Miss Winnie, is aside from gusto namin malaman ng mga tao sa buong mundo yung talent ng tao sa fashion and sa music, ang isang goal ng aming collaboration is to help our frontliners. Kasi po, nag-raise po kami ng fund para makagawa ng PPEs for our frontliners. Okay. So, nagbebenta kayo ng mga ano, ng mga apparel. Tapos yung funds na yon ay percentage po pupunta. Percentage mapupunta dun sa pang-donate ng PPE. Yes po. Nakakatuwa naman. So yun nga po yung kanina sinasabi ko na per design may mga story, like yung nga po yung kay Ken. Actually, baka po mas maganda kung yung boys yung magkwento. O sige nga, ano boys, ano ba yung kwento sa mga suot ninyo sa What? Unahin natin si Josh. Josh, ano ba ang kwento sa suot mo? Parang ano ah, red, blue ba yan? Red, white, and blue ba yan? Purple. Okay. What's the story behind that suit? Yes, we have two sets po. Ito po kasing suot ko ngayon. Ito yung set B. Parang ano po kasi, favorite color ko po talaga yung red. At syempre po, parang ano, mahilig po talaga ako sa striking colors. At parang sa akin po, ayoko nang merong limitations when it comes to, yun nga po, sa damit or sa sense of, parang fashion, ganun. So kahit ano po naman po, pwede sa akin. And ito, napili ko po ito na parang, sabi ko kay Miss China, yung parang, at leisure na klase ng damit, pero at the same time pwedeng gamitin for normal occasions lang din, and at pero pwede ring for ano, alam niyo po, mag-show off ganun, pwedeng ipagyabang minsan ganun. Yes, pero
Pero alam niyo po yun, pwede siyang gamitin for some, ano lang din, workout, ganyan. So, oo nga. Mukhang sweatsuit nga yung dating, ano. Mm-hmm. And medyo kakaiba yung color combination, China, red at saka purple. Actually po yung set B ni Josh, galing po talaga sa kanya yung color palette na yan. I just played around it. Nakakatuwa nga po si Josh kasi sinabi niya talaga sa akin na ayaw niya ng limitation. So, parang, go! Pero hindi ba kayo naiinitan? Ako naiinitan sa toon nyo. Kasi nga summer. Dapat po dito, malamig naman. Tsaka po, ano siya, comfortable naman po siya. Parang hindi naman po siya yung mainit. Yung material. Yeah. Uso po kasi ngayon is yung athleisure and streetwear. Kaya yun talaga yung nag-lean kami na style kasi nga po uso and gusto namin mag-create ng mga damit na pwedeng gamitin everyday for basic. Very good. Okay. Yung suot naman ni Justin. Justin, anong mo ng kwento sa suot mo? Ako po kasi mahilig po ako magdamit. Tayo ka naman, tayo, para makita. Mga, para simple, imo-model. Simple po and medyo preppy style po. So, ito po, nag-request po kay Miss China if pwedeng lagyan siya ng color. Although, para siyang sweatshirt style. Kasi po, gusto po laging medyo simple lang tignan. So, kaya pati yung color combination din po, mas plain din po siya and clean tignan. So, ayun po. Oo nga. Actually, usong-uso yung combination ng beige and white. Diba? Okay. Ito okay, naman next. Si Pablo. Pablo, ano naman ang suot mo? Pablo, itong suot ko po ngayon, ipapaliwanag po ni Stel. Sino ipapaliwanag? Stel mo. Maganda ko kumakabot. Ipapresent ko po sa inyo ang napakagandang damit na ito. Okay. Para sa araw ko po na ito ngayon, naisuot po ni Pablo ang set A ko po. Dahil po, hindi niya po dala ang kanyang damit. Pero ang storya naman po dito sa damit na to is gusto ko po kasing ma-accentuate yung shoulder part ko po. Kaya ginawa ko po kay Miss China na medyo bitin yung top ko. Hindi po siya super mahaba. Then yung... And then yung sleeves po niya is medyo wide. Medyo wide. Wide po siya. At ganun po. Tapos, yung pants ko naman po, high-waisted pants na medyo bitin, na medyo bagay po siya sa mga boots. Pero pwede rin naman po siya sa mga sneakers. Tapos, ang color po niya is dark blue. Kasi nga po, Philippine flag po yung theme po nung buong... Yes po. Yes. Oo, okay. Yung video. As you can see, meron po siyang what na color red. So, pasok po rin po siya sa red, white, and blue. Okay. Okay. Yun naman suot mo, Stel. Lubos-lubusin mo na. Ito naman pong suot ko, makikita nyo. Dalawang color po siya. It's a combination of moss green and nude color. Kung mapapansin nyo po, ito po ang tinatawag na earth tone color. So, sa itsura pa lang po niya, sobrang comfy na po tignan, malamig sa mata. Hindi lang po sa mata malamig, dahil pag suot nyo rin po siya, sobrang lamig po siya. So, pakiranda, sobrang lambot po ng tela, madaling matulog kahit saan ka magpunta. Humigao mo po, ikay makakatulog. At kahit anong gawin, mag-grocery, makipagkita sa friends, mag-shopping, pumunta sa library, pwedeng-pwede ito. Kaya kung ako sa inyo, bumili na kayo. Maraming salamat. Wow! Naka-istasyon style sa SM, sa Robinson's. Para merchandise. Kahit saan lang po, may kita niyo po ako. Okay. Si Ken, tayo ka naman. Ano ba yung suot mo? Ayon sa akin naman po. Actually po, yung first plan po namin, since sobrang hilig ko po sa Japanese fashion styles. Mm-hmm. First po, gumawa kami ng kimono-inspired na damit. But, gumawa kami ng plan B. So, ginawa na lang po namin, ginawa na lang po naming hoodie. Oh. Parang mas related, mas makaka-relate po yung mga susuot. Tapos, hindi po siya ganun ka mainit. Hindi po siya mainit suotin kasi, ano bang... Yung material niya. Pero siya, para siyang kimono na may hoodie. Windbreaker. Sobrang, ano po siya, sobrang sarap sa feeling suotin. Tapos, ano lang po, since mahilig ako sumayaw, so, nag-suggest po ako ng damit na medyo maluwag para mas free kumat. Ayun. Yes. Pero napansin ko, China, hindi sila gusutin talaga. Diba? Kasi mga dancers nga sila. Yes, they prefer oversize. Pumayag din naman po ako kasi uso po ngayon yung oversize.
Mm-mm. Gano'ng katagal bago mo nabuo ang ensemble? Yung design process po ba? Matagal po. Actually, kataya nga po lang sinabi ko, Miss Winnie, alam niyo naman po, di ba, ang forte ko talaga is mga gowns, mga Americana. Yes! So, I went out of my comfort zone for this project. So, kasi alam ko po na marami kami matutulungan. I did this for the boys, I did it for all of our suppliers, for the frontliners. So, I took it as a challenge to me na this is something new. So, ang ginawa ko po is, actually, Miss Winnie, kagaya nung lagi kong sinasabi, hindi naman po ako mahilig mag-shoes, mag-sneakers, ganun. Pero dahil po sa project na to, first time ko po ma-experience bumili ng sapatos na white. Na very comfy po. Kasi at first po, hindi po talaga ako makapag-design. Parang usually po kasi pag gowns or pag suit, parang kahit nakapikit ako, parang natural siya. Pero since streetwear siya and something new to me, parang gusto ko maintindihan kung bakit gusto ng mga tao ang streetwear or gusto nila mga jackets, ganun. So, I started with buying one pair of shoes. Tapos, nag-start ako magsuot ng mga jacket, mga jogging pants. Ganun po kasi ako mag-internalize eh. Gusto ko po maintindihan kung bakit gusto po nila yung sinusuot nila. Kasi po, syempre, mas madali po kapag naniniwala ka dun sa isang product. So, every day po, nakikinig ako sa music nila hanggang 4 a.m., kaka-sketch. Tapos, nag-research ako about yung mga style na streetwear. Tapos, yung mga materials din po, isa-isa kong hinanap, ano bang perfect na fabric para sa ganitong design. And knowing na pandemic, Miss Winnie, sobrang hirap po talaga mag-produce ng mga damit ngayong pandemic. Pero, yes. Kagaya nga po ng sinabi ko, alam ko po marami kami matutulungan sa project na to. Kaya po, ako and yung team ko, talagang ginagawa po namin lahat. Actually po, ano po to, Miss Winnie, pre-order lahat. So, pag nag-order ka po, madi-deliver namin within 30 days. Isang buwan, May! Ah, sa San Juan, malayo. Isang buwan. One month. Yes, 30 days. So parang kung ako mag-o-order, sabi ko, gusto ko yung suot ni Ken, pero gusto ko ganitong colors. Pwede yon, China. Hindi po, balik. Dalawa lang po design nila, and dalawa lang din po yung colors. Meron lang pong some pieces na may ibang color because nga po may shortage tayo ng fabrics. Grabe po, hindi po talaga biro gumawa ng mga damit ngayong pandemic. Yung pag-source pa lang po ng materials, napakahirap po. Pero okay naman po kasi enjoy naman po sa ginagawa ko. And yung mga pieces po, Miss Winnie, limited edition lang. 100 pieces lang po per design. Oh, May, order ka na. 100 pieces lang daw, bawat design. Ako talaga. Saka dapat anak natin na magsuot yan. Eh, para kay ano? Para kay Sam. Yan ang mga type ni Sam I na suot, di ba? May ano eh, China, may anak si May na mahilig din sumayaw. And parang yung mga style na suot ng SB9 na type ni Sam. Puro dapat siya makaka-relate sa kanya. Oo, nakakatawa. Minsan nga, mukha siyang lalaki. Sabi ko, nakomboy ka. May gano'n. Ano kasi siya, comfy. Since lahat po tayo nasa house lang ngayon, gumawa po talaga kami ng designs na magagamit po talaga on a daily basis. Oo, napansin ko nga ganyan ang gusto nila, yung mga oversized. Yes po, yun po kasi yung gusto ngayon. Yes. Medyo matagal-tagal na yan, ha? I'm also wearing one. Meron kasi aside from the designs po ng boys, meron din kami tinatawag na SB19 woman. So meron din po kami design for girls. I'm wearing one actually, parang sweater type din. So may details po siya. Ito, may tatlong stars kasi Philippine flag nga po. Tapos dito merong borda po ng what. Wow! Ay, okay. Ay, so yung for women, limited edition din. Meron po mga limited edition, meron naman pong hindi po limited. Pero yung 10 designs for the boys, ano po yan? Limited edition lang po yan, 100 pieces. And when you buy, it comes with a box. Tapos sa loob po ng box, may mga freebies kami.
syempre ang main is to help frontliners and yung mga suppliers namin. Tapos nagbigay po kami ng mga bonus, na mga may mga postcards, may mga letters, ganon. And I think may surprise ata yung boys. May gusto ba silang i-add? Ay, meron dapat may kasamang face mask. May kasamang ano? May ano kasama, gift boy? From the SB19. Kasi po, syempre, alam na naman po natin na talaga naman po yung mga fans namin. Sobrang binibigay po lahat para sa amin. And as a token of our gratitude po, sasamahan po siya namin ng personalized signature po para to make it more special. And of course, per member po yun, depende sa member. So, kung kuwari po, orderin niya po yung sa akin na set, dun sa card na yun, isa-sign ko po yun personally. And same goes with other members din po. So, pag in order po nila yung per premium set ng each member, isa-sign po namin yung personally to make it more special para sa kanila. Basus! Naku, ang dami naman i-orderin pagka yung lima yung gusto. Oh. Oo. At kung naubos yung 100, sorry yung nawalan, luhaan. Nakakaubasan na po, actually. Wow. The running really... Sobrang bilis po. Actually, share ko lang po, Miss Winnie, no, and Miss May. Nung nag-launching kami, so sobrang dami pong gusto mag-order. Nag-crush po yung site namin. And wow, gusto ko po mag-apologize sa lahat kasi ginawa po talaga namin yung best namin. Yung team namin, wala na po halos tulog. We just want the best for everyone. Pero sa sobrang dami po talagang may gusto mag-order ng clothes, especially now na sign na talaga ng boys, feeling ko mas lalo pang dadami yung gusto mag-order. Nag-crush po yung site namin. So, ang ending po, naging manual orders kami ngayon. Pero na-manage naman po. Sana po maging patient lang po tayo kasi medyo mahaba po yung pila. Pero we promise you na magre-reply po kami sa inyong lahat. Aba, bongga, nagkakaubusan ng stock. Ay, pamilin pa lang yung mga boys. Yung anong naman ang pakiramdam nyo na nung umabot na ng 8.5 million views yung MTV ninyo? Syempre po, sobrang thankful and overwhelmed po kami kasi sa totoo lang po, hindi naman namin inaasahan na in one day, ganun po kagad yung marireceive namin sa music video namin. Syempre, sa tulong po yan ng 18, grabe po yung pag-hype nila. Kaya marami din pong mga casual listeners na hindi naman po talaga fan ng SB19, yung nag-abang din po sa music video kasi grabe po sila mag-hype. And sa nabalitaan po namin nung first day, pumalo na po siya agad ng 500,000. Sobrang actually 1 million po pala nang wala pang 24 hours. Sobrang nakakataba ng puso kasi sa totoo lang po dati yung mga music video namin, kumbaga para sa amin parang nasa 5,000 views lang aga and mga ganon. Kaya yung ngayon po sobrang laki po ng pinagbago dahil din po sa mga naniniwala at sumusuporta sa amin. Kaya sobrang thankful po kami sa lahat ng 18 na naniniwala sa amin hanggang ngayon. Maraming salamat po. Oh, matanong ko lang kayo, boys. Hindi ba kayo nahirapan gawin yung video? Kasi okay, yung may parts doon na nasa scaffolding kayo, 'di ba? Tapos sinadya talaga na maalikabok, parang umiikot lahat ng mga dust. Tapos tawag dito, iba-ibang setting din ang bawat isa sa solo ninyo. Paano niyo sila ginawa? Di ba mahirap? Syempre po, mahirap po talaga kasi during yung sinasabi niyo nga po na setup yung may scaffoldings po and then maalikabok po sa buhangin. Kasi sumasayaw din po kami and nakabilad po kami sa araw. So bukod po sa mainit na sumasayaw pa po kami, nakakapagod ganyan. Tapos yung alikabok pa nga po, nakakapagod po talaga siya pero hindi namin hinayaan sa set na maapektuhan po talaga kami ng sobra kasi priority po namin syempre yung health namin tas may kasama rin po kaming mga dancers so ayun po kumbaga inayos din ng prod na maya't maya po magsa-stop tayo magpapahinga kailangan talaga natin hindi natin ipilit yung kaya natin. Dapat sakto lang kasi mas mahirap pag sumobra tayo doon. So, ayun po. Kailangan lang talaga namin ibigay yung effort namin kasi gusto po namin maipakita yung magandang output. So, ayun po.
So in that, in on that note, gaano katagal niyo ginawa yung video? Well, inabot po siya ng 4 days po yung shoot nung 4 days music video, pero yung buong process po matagal po talaga, as in months din po talaga yung preparations, pero po yung shoot 4 days po. Alam mo na, intriga ako ha, papanoorin ko yan after. Hindi mo pa napanood na naku, pinapalabas siya sa Mix every na, kung every napaagal time. Lang itong managkaroon ako ng time na mag-browse. Anyway, at tanong ko lang kasi yung mga fans niyo daw ay nagbukas ng community pantry. Ano naman ang masasabi niyo? Yes, sa Sampaloc. Sa Sampaloc, Maynila. Opo, nakita ko nga po yun. At nakakatuwa na parang sila mismo tumutulong sa mga kapwa nila ng kusang loob, at the same time, parang alam niyo po yon, parang hinihikayat po nila yung mga ibang tao rin sa fandom namin na parang ayun po, tumulong din. At yun po yung pinaka parang sa amin malaking bagay po, kasi malaking bagay po talaga na nag-spread tayo ng awareness na pwede tayo tumulong sa kahit anong paraan. Eh, nag-donate na ba kayo? Yan po, siyempre naman po. Marami na po kaming projects na nagawa privately and publicly po. So, marami na po talaga. Ever since naman po na nagka-concert kami, nagbebenta kami ng mga ganito, or nagpa-perform kami, talaga naman pong sinisigurado namin makakatulong din kami sa kapwa namin. Ay, very good yan, ha? Matanong ko lang, after what? Anong susunod from SD19? How? Alam, meron po kaming i-release na bagong single. Abangan na lang po siguro nila, pero magre-release din po kami ng album kasama po yung mga singles namin na What, tsaka po yung i-release namin ngayong buwan, next month. Yes. Sino composer ng What? Po? Producer? Composer? For now, ako po yung nagsulat ng kanta po. Oh. Parate, Pablo? Parate. Yes po. Yes, siya po parate. So, pati yung susunod, ikaw rin, Pablo. Yes po. Sa mga susunod po, pwede meron pong ibang members na gagawa. Meron pong mga naka-imbak. Pero for now po, ako po yung gumagawa. Ayan. Susuot niyo pa ba yung wardrobe ni China sa susunod na video? Naku, marami po silang aabangan about dyan. So, surprise na lang po yan, surprise. Surprise. Very good. So, China, invite our viewers kung saan sila makaka-avail ng wardrobe na ito. Hi, everyone. First po, gusto ko lang po magpasalamat sa lahat and sa mga 80 na nagsusupport and sa mga naka-purchase na po. Pwede po silang, pumunta lang po sila sa Twitter namin, Wearcasa. May mga instructions po doon. And yung other merch po namin available on our site, www.wearcasa.co. Very good. Wearcasa.co. Ayan. Punta and Miss Winnie, mag-order na kayo. Ay, naku talaga. Gagawin mo kaming pipahin, ganon. Model. Mga taratitats na nakasuot na ganyan. Sobrang dami po nag-o-order all around the world. Hindi lang po sa Philippines, ang dami na po namin na process na orders sa Canada, sa Hong Kong, meron pang France. Grabe ha! Congratulations! Opo. Congrats Ayan. To you, China, at saka ito sa SD19. Oh boys, mag-invite ulit kayo sa mga nakikinig at nanonood at sa mga gusto pang mag-follow sa inyo sa mga social media accounts niyo. So, para po mapakinggan niyo po yung mga kanta namin in upcoming videos, new songs, album po, just check out our social media accounts po. Just search for SB19 Official or Official SB19. And syempre po, sana po mapakinggan nyo yung bago namin kanta na What sa Spotify, iTunes, Apple Music, and more music platforms po. And ayun po, abangan nyo po yung upcoming songs namin and album. Ay, very good. Yay! Clap, clap, clap. Thank you. Thank you, China. More power sa iyo. Congratulations. Thank you po. And SB19, more power! Wala bang wala bang patikim dyan? Oo, wala bang pasampol? Kahit excerpt lang ng Watawat a cappella.
Go! Aming sako na di ko inindan, dito na ako sa wakas. What? Di na bala para iangat ang bandera. Para nasa puso nyo na ang tatama. Bang! Yay! Yeah! Thank you! Justin! Thank you! Justin! Stel! Ken and Pablo! And with Miss... Salamat po! Bye-bye! With Miss China Mamawal, maraming salamat! Thank you! Oh, kayo mga kapamilya, anong hihingin natin sa kanila, Tita Winnie? Yes! Ano, magbigay nga po kayo ng mga